Natin po mga kasama, walang iba kundi si Yusek Ernesto June Torres, ang Executive Director ng NTFL-CAC. Magandang umaga po, Sir June. At muli, makakasama niyo po si Dr. Lorraine at si Ka Eric. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Eric. Good morning, Franco. Ma'am Lorraine, magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Laban Kasama ang Bayan. Yes, sir. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa napakahalagang talakayan na ito in spite of the load of schedules that you have today. Sir, una sa lahat po ay nagpapasalamat ang taong bayan sa very categorical na pagposisyon po ninyo bilang Executive Director ng NTFL-CAC na namumuno ng National Secretariat natin, and also si Secretary Eduardo Anyo, ang ating Vice Chairperson representing the President dito sa NTFL-CAC, na inyong hindi pinaburan ang arrogante, wala sa lugar na pangingialam na rekomendasyon ng isang banyagang entity like IRENCON na tinanggap na bisita ng bansa, and yet pinakialaman niya ang pangloob na usapin ng mga bagay na hindi dapat sakupin ng kanyang visit dito, at wala man lang pagrespeto sa proseso ng soberanya at ng mga misyon ng programa ng ating bansa patungkol sa local communist terrorism na hinarap natin at inaharap for the last 55 years. Kindly relate to the people, sir, yung inyong reaksyon dito, sapagkat kahapon naglabas ng statement ang Commission on Human Rights na kanilang inirekomenda na dahil doon sa posisyon na yan ni IRENCON ng UN Rapporteur ay kailangang i-review ang misyon ng NTFL-CAC without necessarily saying na pinapaboran nila ang abolisyon of NTFL-CAC. But these things need to be explained to our people na nakikinig ngayon sa ating talakayan. Go ahead po, General Torres, sir. Maraming salamat, Eric, sa pagkakataong ito na mabigyan tayo ng oras na ipaliwanag natin. Yun nangyari dun sa bisita ni Khan na naging basis naman ng CHR para maglabas ng statement na i-review daw ng NTFL-CAC yung kanyang mga proseso at mandato. So unang-una doon sa pagbisita ni IRENCON, really we were surprised na meron siya kaagad ganun ka-seryoso na recommendation after just staying for 10 days in our country, na ang everyday po yung schedule niya kung titignan natin ay masyadong puno, no? So for somebody who could, you know, na ganun yung schedule niya for 10 days, nagpunta pa sa Tacloban, sa Cebu, sa Baguio, she met with dozens of agencies natin, pati civil society organization. Napakahirap, no? Na napaka-imposible actually na ma-comprehend niya lahat ng mga briefing, mga discussions na binigay sa kanya dun sa mga araw na yon. In fact, kami sa NTFL-CAC, isang oras lang yung binigay sa amin na oras para magkaroon ng forum meeting with her, at kasama pa namin ang ATC during that day. Yun nga, no, tapos sa dulo, she came up with the recommendation to abolish NTFL-CAC. Ulat tayo dahil hindi natin alam kung saan siya nang gagaling. Ako nga po, tayo, dito na tayo pinanganak, and myself have been involved in this in a lot of challenges kasama ng insurgency dito sa country natin for almost 4 decades, ay hindi ko pa rin po masasabi na alam ko na po yung solusyon sa problema ng ating bansa. And then here comes a special rapporteur na the last time that she was here in the Philippines was early 80s, so yes. 40 years ago. Amnesty International. So 40 years ago ng British, yeah, she came here. Yung pala, ang nangyari pala dyan, Ma'am Lorraine and Ka Eric, even before coming here, and I think this is the template ng lahat ng mga rapporteurs, na special rapporteurs na pumupunta sa atin. So I have here, you know, nakita natin sa kanyang FB page, she met with the people and organizations that are very critical to our government, past and present, no? For instance, ito with NUJP, yeah, ang statement, indeed, I am on your side. So, may bias na po kaagad.
And then ito, and that was dated December 10, 2023. Correct. So that's a month before coming here. Tapos ito, meron din siyang ano, ito nakuha rin natin sa FB niya, dated November 17, 2023. Naglagay siya ng comment about the about former Senator Laila De Lima, no? Uh-huh. Sabi niya dito, I urge Philippines to acknowledge her wrongful detention and drop all charges against her. Grabe. Parang dinidikahan niya na pati yung justice system natin and mga processes natin. And then ito, she also has a picture with Maria Ressa, who we know is also very critical to the administration, past and present. Dated February 2023, almost a year ago. Ang sabi niya, with my dear friend and hero. Oh. So, and then another one, with a group of other people, ano, known to be critical to the government, nakalagay, together we will prevail. So, those are the things, ito po yun, na nakita natin, na mga nakausap niya before coming here. So what would we expect? So siyempre, ando dun na po yung biases niya. And ito gusto ko i-share sa inyo, Ma'am Lorraine, Eric, and Franco. Yes, sir. Dun po sa isang oras na meeting namin sa kanya sa PNP headquarters, no? Kasama ko doon si Alma Gabin, who is a personal friend of Frenchie May Cumpio, yeah. Yung eventually binisita po ni Miss Khan sa Tacloban, Leyte, no? Oo. Tapos, nandoon din po si Kay Traca na para i-release sa kanya na yung freedom of expression minsan or kadalasan ay ginagamit ng mga propagandista for them to incite particularly students, no, in the case of Kay Traca, to commit acts of violent extremism. Correct. Yun yung gusto nyo i-release sa kanya. And you know what? Sana na-record po ito, eh, no? Most of the time, she was reading something else and writing, ano, scribbling something on a paper. Magkaharap kami, kaya observahan ko talaga. I wanted to call her attention, kaya lang, you know, it may be so impolite na across the room, puntahan ko siya at sabihin ko sana, pwede po ba makinig naman po kayo at we prepared this one for you so that you would be enlightened on the real situation about the insurgency problem in our country. So, ganun po, no? I just don't know dun sa ibang mga binisita niya na ahensya, like the PT Forms, pumunta siya, DOJ, DILG, and a host of other, even the Supreme Court, bumisita rin siya. But if I would base my experience dun sa meeting ko po sa kanya, mukhang talagang meron na silang preconceived na recommendations even before coming here, and they just went through the motion of going through the these visits para at least masabi na nagkaroon sila ng consultation. Sir, excuse sir. Sir Torres, sir. Sir, excuse sir. Yes, Eric. Yung assertion po ninyo ay napapatutuhanan ngayong araw. Kasi kinongratulate po ng Communist Party of the Philippines sa official statement nila ang panawagan ni Irene Cani abolish ang NTFL-CAC. Walang patumpik-tumpik ang CPP, NPA, NDF to congratulate her. And you were saying, all along, ay nandun pala ang pattern ng kanyang pakikipagkonsultahan sa mga taong hindi lamang ang iba critical to the government for good reasons as part of democratic exercise, pero marami doon talagang mga konektado sa front and urban operations ng CPP, NPA, NDF. Sir, your reaction to that? Yeah, yun nga, no? Yung mga, those who are calling for the abolition of a body, no? Of an agency na nakatulong, no? Through whole of government approach, whole of nation participation, nakatulong na madismantle yung 78 active guerrilla fronts. In just a span of a little over 5 years, 11 weekend guerrilla fronts na lang po ang naiiwan. Ito yung ano, eh, ito yung mga accomplishment ng NTFL-CAC for peace and development. Ano ang tawag natin sa mga organisasyon na nakakapagbigay ng anong tawag natin sa mga tao o organisasyon who are calling for the abolition
of an agency correct. Na nakakapagbigay ng mga development projects sa more than 4,000 na dating impluensyado ng CPP, NPA ng mga barangays. So, anong tawag natin sa mga tao calling for the abolition of an agency na nakapagpabalik loob ng more than 40,000 NPAs, milisyang bayan, sangay ng partido sa lokalidad, at iba pa mga supporters na ngayon ay nagkaroon na ng pagkakataon na magbagong buhay sa tahimik na pamaraan. So, anong tawag natin sa mga tao na gustong i-abolish ang NTFL-CAC na siyang nakapagbigay alam sa taong bayan tungkol sa, alam mo na yun, yung agitation na ginagawa ng CPP-NPA, yung radicalization nila, yung recruitment nila sa ating mga kabataan, sa mga labor sector, sa mga urban poor, at lalong-lalo sa IPs natin. Kaya hirap na po sila makapag-recruit ngayon. Hirap na rin sila makapag-generate ng resources. Only a group and people supportive to the CPP, NPA, NDF would call for the abolition of such a body. And I'm referring to the NTFL-CAC na nagawa lahat yung nabanggit ko po. Agree. Abot kamay na po natin ang ating tagumpay. Ito po, lumalabas ulit sila, abolition, very consistent. Si Fry, ganun din po yung kanyang naging template. Abolition pa rin po, ang daming kinausap ng mga tao, pero sa dulo, abolition pa rin ng kanilang... Pero maliban dyan, ka-Eric, Ma'am Lorraine, ano? Kung hindi ba naman napaka-off nung mga recommendation din ni SR Khan, dahil sabi nga ni Senator Aimee, pati yung ating bid, to become a member of the UN Security Council and to lead one commission of women concerned sa United Nations, ay threaten ni Khan kung hindi tayo magko-conform sa kanyang mga findings. I mean, that's too much. Yusek June, may I please make a comment that I'd like you to respond to? No? So, all this rage that we're feeling right now, no, it kind of feels self-indulgent to me kasi it isn't as if this is the first time this is happening, di ba? So, ilang beses na itong nangyari sa kasaysayan na ating bansa. Ikwento na ni Eric yung template ng CPP, di ba? So, nalaman naman natin kung ano, we all know what this is about. It's really, obviously, the CPP, NPA, NBF behind this, no? I mean, what kind of organization will ask for the abolition of a task force that's so beloved by the Filipino people that will dismantle their organization? Of course, it's the CPP, NPA, NDF. True. And yet, I feel that we have not acted like a sovereign nation where we keep on explaining, no, to foreigners, sa mga dayuhan, kung ano itong bansa natin ito. Tayo, we will rise and fall with this country. Pero itong walang modong mga dayuhan na pumupunta sa Pilipinas, na sorry to say, dinala na naman ito mga komunistang teroristang ito. Dinala na naman dito para duraan tayo at yurakan na naman ang ating soberenya. We have to bear that kind of rage again. So I really feel that this rage has become self-indulgent. Meaning, can we stop it? Is that part of the plan of the government right now where you take a sovereign stand and make it very clear that this Irene Khan has to be put in her right place and declare her persona non grata? And because it takes so much time out of our government agencies, lalo na NTFL-CAC, the job that you're doing is huge, no? And you don't have time to be sitting there with somebody whose hands are not clean, di ba? Kaaway na yun nandiyan sa harap mo, hinihingi na yung abolition ng task force mismo, di ba? Na ang linya ng CPP faithfully sinusunod. Itong organisasyon na nagsira sa atin. So, meron bang ganong moves na i-declare na itong persona non grata and then to really act as a sovereign nation where we will no longer waste our time welcoming these people and continue instead to use our time and our resources finally ending this and rebuilding our country. Now, with the wonderful Barangay Development Program and all other initiatives of the NTFL-CAC. Yes, sir. Your rejoinder, sir. Yes, ma'am. Yung nga po, going back dun sa call ng Commission on Human Rights na kasama natin sa gobyerno,
na instead na matulungan po tayo, yes. Yung kanilang call for us to reevaluate and mandate yung purpose natin because of the findings of CAN, siguro sana po isama rin nila, i-reevaluate din nila yung mga ginawa ng mga special rapporteurs dito sa ating bansa. Yusek, pag re-evaluate nila, no, ng CHR, i-re-evaluate din nila sarili nila, no? Mag-soul searching din ang Commission on Human Rights na binibigyan niya ng proteksyon ang number one offender ng human rights sa Pilipinas at sinasagi ninyo ang isang task force na nag-alaga ng human rights na ating mga kababayan kung kaya ito ay niyayakap ng buong Pilipinas at kung bakit kaya kayo kinasusuklaman ng Pilipinas. Mag-soul searching ang Commission on Human Rights. Yes, sir. Go ahead with your continuing rejoinder doon sa unang dalawang tanong. Well, una-una, balikan ko lang, ma'am. Pag-upo ko dito last year as the executive director of the NTF-ELCA, isa sa mga priority ko is to collaborate with these human rights bodies. So, pinuntahan ko po sila doon several times. Nag-meet po kami CHR, pati na rin po yung Presidential Human Rights Commission Secretariat, kila Yusek Katura, a dialogue with the Human Rights Watch na alam naman po ni Eric yan, yes, na medyo critical sila, but we were able to have a good discussion with the Human Rights that Human Rights, but even the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights in the Philippines, we also interacted with them dahil tayo po naman ay wala naman tinatago actually, no? So bumalinaw po yung stand natin. We really would not condone any human rights violation po na nakukumit ng ating mga kasamahan. So, yun po, nag-focus lang talaga sila dun sa tinatawag nila na red tagging, which is actually legally non-existent. So, yung abolition ng NTF-ELCA, binase lang dun sa sinasabi na red tagging. Alam niyo po, during our discussion, in-explain ko pa po kay myself, no, I explained to Ms. Khan that there is really a need for us, lalo na tayo sa gobyerno, no, and partners like yourselves, no, to tell the truth about certain organizations and personalities for them to be protected and secured, and for them to exercise their right to an informed choice. Otherwise, hindi po sila mapoprotektahan if we will not reveal this truth. Now, ang ginawa po ng CPP and hopefully yung mga nakikinig sa atin ay maintindihan to ng mabuti. Ang ginawa ng CPP and PA ay inimbento nila yung term na red tagging to dissuade people who are telling the truth, no, about the duplicity of the CPP and PA and DF to include their radicalization among our youth, no. Yun po, to dissuade us from telling the truth. Kasi pag sinabi yan, si Jun Torres, red tagger yan. Chances are, para ka lang na-persecute ka agad, yun yung nagiging reaction ng mga taong bayan. But there is really a need for us to tell the truth about certain organizations. Dahil pag hindi, alam niyo naman po yung proseso, hindi ko na pa uulitin kung paano sila tina-radicalize ng unti-unti, no? Brainwash until such time na ma-recruit na po sila sa armadong revolusyon na hindi na po sila makapag they cannot turn back anymore dun sa ganong klase na buhay. So, it may be too late already pag hindi pa nila nalaman antemano that there exist such organizations kung saan naka-embed yung mga operators ng CPP, NPA, and DF to radicalize and eventually recruit them to their organization. Claro. So, yun po. Even with this very malicious branding of red tagging, we are mandated by our constitution to serve and protect the people, and part of protecting the people is telling them the truth about certain organizations and personalities. Ngayon, sabihin man nila, if some people felt offended,
we have legal remedies naman, hindi ba? Opo. Pwede silang magdemanda ng libel, oral defamation, o kung ano pa mang kaso na nasa isip ng karapatan ng NUPL, no? Mm. At yung mga allied organization, they can always resort to that. Pero ang nangyayari, sa media po nila nilalabas, yes, yung kanilang mga accusation. Sir, not really sa mga content. Pagdating sa demanda, sir, talagang dinidemanda nila si Ma'am Lorraine. Tunito nila ang reklamo, lahat ng venue. Ako din, sir, even to the, going to the extent sa Congress, ginagamit nila ito. Tama po kayo sa observation ninyo. Lahat ng ito ay bahagi po ng kanilang sistema at proseso na lumpuin ang government efforts to expose what really they are. Kung ano talaga sila, connection, history, at modus operandi na never before na ginawa ng pamahalaan natin in a very organized mission program such as sa NTFL-CAC. And, sir, tama din ang observation ninyo na hindi nakikinig si Irene Khan even sa Supreme Court na nagsabi na that the red tagging is a non-existent terminology in any definition of criminal offense or legal definition pertaining to the term. Tatlong beses umakyat ang CPP dyan sa Court of Appeals at sa Supreme Court ginawa nila, tinabla sila at sinabihan sila, even the former Justice of the Supreme Court Ombudsman right in the floor of the Congress, sinabihan si Raul Manuel, si Arlene Rosas at si Franz Castro. You know, that red tagging has been so oftenly abused as a term in order to attack certain programs of the government na hindi naman totoong nangyayari. And the Ombudsman will not play to that game. To that effect ang kanyang sinabi. Sir, ang tanong ngayon, even ang CBCP noon ay parang naniniwala sa kanila sa red tagging. But your efforts to reach out and open up barriers and explain painstakingly paid for the CBCP is now an observer into the NTFL-CAC. First time mangyari yan. Ito'y isang religyosong gathering ng mga pamunuan ng napakalakas na religious community sa Pilipinas, ang Roman Catholic Church, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines. How do you look at to bring that also to the table of media and other influence component of our social opinion influencers ng lipunan natin? Maliban sa ano, Eric, Ma'am Lorena, maliban sa CBCP, particularly Episcopal Commission on Public Affairs nila, na observer na nga natin sa executive committee. Very good. Very good. Partner pa rin po natin yung Ecumenical Council of the Philippines, yung kila Bishop Pantoja. Noel Pantoja. Kasama na rin po natin sila ngayon. We are now working on, kasi sa organization po ng NTFL-CA, we are allowed 2 private representatives to be a member of the executive committee, kasama ng iba-ibang mga secretaries ng different departments. So isa nga po yung sa Episcopal Commission on Public Affairs ng CBCP, and we are working on the private sector para yung kanilang corporate social responsibility can be delivered dun po sa mga BDP barangays natin para ma-sustain natin yung mga interventions na and programs and projects na binibigay natin sa kanila. So we are looking at organizations like the LCF, League of Corporate Foundations. Sir, say yeah, sir. Sana sir, ma-reach out nyo rin yung Catholic Educators Association of the Philippines. Malaki po ito, sir. Malalaking eskwelahan na tinatarget din i-infiltrate ng CPP Urban Operations. Catholic Educators Association of the Philippines. Association of the... I took note of that, Eric. Thank you. We will try to reach out to them. So, balik tayo dun sa ano. Gusto ko lang ipaliwanag din sa publiko kasi sinabi ni... if I may be allowed, yung proseso ng pag-i-invite ng rapporteur. Kasi nababanggit ni Ms. Khan na inimbita niyo ako dito kumbaga makinig kayo sa akin, parang ganon. Medyo may question ako din sa proseso because ang nag-i-initiate for them to be invited are themselves, yung rapporteur. What they do is request to be invited. Yun. Tama ka dyan, sir. So, pinapadala nila yung request to be invited sa Geneva, Philippine Mission sa Geneva. And then,
Pinapadala po nila dito sa DFA natin, UNIO, United Nations International Organization under DFA, yeah. And then pinapadala sa opisina ni Yusek Katura, yung Presidential Human Rights Committee Secretariat or Commission Secretariat. Mm. And then, ina-identify, depending on the mandate of the rapporteur, kung at sino yung lead agency. So, ang nangyari dito, PT forms ang lead agency because freedom of expression and opinion. So, magkukonvene ngayon ng meeting ang lead agency, ang Presidential Human Rights Secretariat, and yung DFA, and they will come up with a recommendation to the Executive Secretary if they will approve the request to be invited. Parang mali nga eh. Tama. So that, assuming that it is approved, ang tema na ngayon na yun, ng gobyerno natin isusulat, we are inviting you to come here. So, technically, ganun na yung lumalabas na parang tayo ang nag-i-invite. Pero, let that be clear. I don't know if it is designed by the UN to be such, but it seemed to be unfair and untruthful because they are the ones who really would like to come here, yes, asking to be invited. Tama yun. So, yun, ganun yung proseso. Pabalik na, once we approve it, ibabalik ulit sa DFA. DFA will communicate it to the Philippine Mission in Geneva, then inform the SR, and then the process would proceed sa itinerary, kung sino imi-meet, mga ganon. So, yun po yung proseso, no? Sir, and we don't forget, sir, General Torres, sir, that there is an existing CPP International Department doing operations against Philippine government for more than 40 years in Europe and in many parts of the world. And the local counterparts like Karapatan, NUPL, Bayan, and ILPS Philippines, and ILPS International League of People's Struggle are the primary audience and network of these rapporteurs for the record, particularly, sir. Yes, Gaerik, lalong-lalo na yung ILPS. I mentioned that to Ms. Khan, myself, no? Yes. Ma'am, are you familiar with the ILPS, which was established by JOMA 40 years ago? And there are 40 member agencies already. Binanggit ko sa kanya. Election, yes, sir. Yung kanyang reaction ay parang ano lang eh, parang patay mali siya. Kasi itutuloy ko pa sana, ang Secretary General niyan ay si Lisa Masa. Correct. Nasa board ng ILPS, the persons like Sarate, Elmer Labog, the same people. Chairman now is an Australian, ano? Si Len Cooper, who is a member of the Australian Workers Party, the equivalent of Communist Party of the Philippines in Australia. Yes, ma'am. I'm sorry, we're running out of time. No, yeah, but it was really wonderful to have you, and sana ano, our wish, kasi napakaganda ng mga ginagawa ng NTF-ELCAC, umaandar siya, and there's really not enough time to talk about all those amazing accomplishments of the NTF-ELCAC. And I'm kind of resentful that we keep talking about this, ano, these non-issues, diba? That we waste so much time talking about these non-issues when there are really amazing steps that the NTF-ELCAC is really going through, no? So anyway, we've run out of time, but one last question. How far away are we from the proscription? Sa terrorism law requirements, sir. I'm not really privy how far on the status of the prescription, ma'am. Yes. Ma'am, ito lang yung sa remaining time para lang to directly answer sa CHR. Yes. Yung call nila to review our mandate. So, yes. Sana kinomunicate sa atin na CHR yan, because I would have explained to them that we are doing periodic assessment and evaluation of what we are doing. In fact, just 2 weeks ago, we just completed our first quarter assessment and evaluation among our JRTFs or Joint Regional Task Force ELCAC and our national clusters, wherein pre-present po nila sa atin yung kanilang mga status na kanilang programs, activities, and projects, no? Towards the accomplishment of the mission of ending local communist armed conflict. They also present their best practices so that the other regions in the national cluster would be able to
recalibrate the way they do things kung may mga magagandang nagagawa dun sa lugar. So, sana maintindihan po ng CHR that we are doing this periodic reevaluation. They can come here. I am inviting them so that we can present to them our evaluation process, no? Kaya nga po nag-evolve tayo yung ating mga halfway houses because of this constant reevaluation. Mag-ano po siya, mag-evolve siya into peace centers. So halfway houses, nice. As we know it, tama na po yung DIRAD, yung mga ganun na proseso, it will now be a one-stop shop for our FRs. Very good. Meaning, yung kanilang mga concerns, and then pag may amnesty na po sila, dito na po lahat ipaproseso. Yes. Yung kanilang mga people's organization, strengthening, dun na po sa mga peace centers. Tapos yeah, PMDO rin po, again, as part of yung ating mga evaluation na ginagawa, project management development. Yun, bagong dinagdag niyo, sir, nung under your term with Secretary Anyo. Yeah, in all the agencies, bureaus, GOCCs, mga ganon, mandated na po na meron silang PMDO LCAP. Yeah. Just to make sure that they have effort. Focus effort. That would contribute to resolving the root causes of insurgency. So yun po, sana before calling for, before telling us to reevaluate our mandate and purpose, the purpose remains the same, isa lang naman po, ending local communist armed conflict. True. That is the only purpose of the NTF LCAP. Once na ma-accomplish na po natin yan, it's up to the leadership on what would be the way ahead of the NTF-LCAP. But for now, we are laser-focused in really ending local communist armed conflict. Well said, in reality, no, in reality, Yusek June, ano, the NTF-LCAP is an amazing mechanism. And it has been thought into creation by some of the best minds in government. True. So really amazing. Listening to you like this right now, talagang mapapahiya ako pag ako ang CHR na ganyan, no? So thank you so much. Now we know that the real reason why the accomplishments of the NTF LCAC have been nothing short of but really game changing, yeah, no, is because it is an amazing yes, task force led by people who are dedicated, yeah, by heart, by deed, and by record and experience. Yes, that's like true. General Jun Torres. And partners like yourselves. Thank you, sir. Tuloy-tuloy yes, lang po tayo. Malapit na po. Sana isn't, po tayong bumitaw. Yusek Jun, isn't the NTF LCAC interested to ask the CHR to also examine their mandate? Bakit, why is it that they often seem like the mouthpiece of the CPP, NPA, NDF? Sir, we know that out of courtesy, yes, you will refrain muna your ako answer. Ako na lang magsasalita lang para sa iyo. Yes, ang magsagot sa tanong din namin na yun. Yes, General Yusek, Torres. Yung sa akin lang po siguro, sana isama rin nila yung pag-review ng mga processes natin in decisions natin in accepting rapporteurs. Correct. Because yes, time immemorial, lahat nalulusot po ng mga rapporteurs na pumapasok dito ay nagugulo lang po yung ating mga programa. Iba true po yung perspektiba nila. Yes, sir. Yes, sir. Maraming salamat natin po. Ang dami ko sa... May mga katanungan, pero ihahanda ko po ang aking mga katanungan sa muli nating pagsasama. At marami pa po kayong ihahatid sa ating mga kababayan na serbisyo po ng NTF-LCAC sa muli po natin pagsasama. Muli, thank maraming you salamat po, Yusek, sa oras na ibinahagi niyo po sa Laban Kasamang Bayan. Happy Mabay Valentine's Day, sir. At maraming salamat sa totoong pagmamahal sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Thank you for your service, maraming sir, people. Maraming salamat po sa binigyan niyo sa aking pagkakataon. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day, Valentine's sir. Day, for God, country, and our people. Yun.